Kamusta kayo ito ang Sene Marites? Tara at talakayin natin itong viral ngayon sa mundo ng basketball. Makichika na rin tayo, matatandaan nga na nagkahamunan itong dalawa na si Renden Labrador ng Battle of YouTuber at Mark Pingris ng PBA. At umabot na nga sa puntong nagkahamunan na sila ng pastahan dahil umano kay makagago, ngunit naglabas ng panayam itong kagrupo nila sa PBA Moto Club na si Rico Meyerhofer at napag-usapan ng kanilang grupo na pumusta ng 1 million pesos, ngunit hindi umano si Mark Pingris ang kanyang makakalaban kundi itong si Jerwin Gaco, at sabi nito na kahit magkabasagan sila ng muka ay okay lang, ngunit pinipili pa rin ni Renden Labrador na si Mark Pingris o binansagan na sa kuragi ng Pinas ang gusto niyang kalabanin. Hahaha, nakakatawa talaga itong si Bagyong Renden dahil siya naman daw ang Kobe Bryant ng Pinas. Yan, lalaban na ba? Okay. Eto na. Lalaban! Eto na, yung hinihintay ninyong sagot ko. Ang PBA Moro Club. Eto na. Pero, Kim, eto nga. Ano daw? Okay, lalagyan natin ng value. Okay, may value. Okay? Okay, tayo na lang mag-uusap ng value. Okay. Pero hindi si Pingris si papalaban namin kasi unfair eh. Okay. I mean, sa basketball world, sa kayo mga nanonood, sa kayo yung mga alam sa basketball. Ako eh. Tanungin mo si Pingris kung kaya niyang bantayan si Kobe Bryant. Ikaw ba kaya mo bantayan si Kobe Bryant? Kung kaya mo bantayan si Kobe Bryant, eh may labang kayo sa akin. Hindi si Pingris. Kinamalit niyo ako ha. Mismatch eh. Sure ako. Tamo, mismatch. I mean, mismatch daw. Hindi, magkaalaman tayo, di ba? Para makita ng buong mundo, buong Pilipinas. Ako, basketball community. Ako, Rendon, hindi naman ako galit sa'yo. So, hopefully, hindi ka rin galit sa akin dahil nag-apologize na ako sa'yo. Yes, hindi naman ako galit sa'yo, brother. Si Pingris ay nasa level ng best of the best dito sa Pilipinas. Siyempre, ikaw, okay, gusto mo ng challenge, I think. Pero pag basketball, sayang eh. Sayang yung magiging value na, kunyari, maglalagay tayo ng value. Ito-donate mo lang eh. Oh, sayang. So, malalaman nyo. Malalaman nyo. yan nga yung ano eh. Yan nga ako nabubuhayan eh. Diba underdog? Mas gusto ko kasi underdog ako eh. Para i-prove ko sa inyong lahat. Hindi star player ang ipapalaban namin sa'yo. Role player ng PBA. Bangko, sabi bangko mo nga, di ba sa akin? Bangko ako, laos ako, hindi ako ginagamit or whatever. Okay. Nung hindi ako kasi ginagamit, injured ako noon. Okay? Lagi kasi ako dahilan injured. Dahilan ka pa. Puro ay, nako, Rico. Okay. Ang ilalaban namin, walang iba, kundi si Gaco Natics. Jerwin Gaco! Okay? So, mas maliit yan kay Pingris, mas mabagal, mas okay, hindi agile, dapat mas madali yan sa'yo. Pati ito lalaban mas magandang na tumatanda, kalaman. Hindi agile. Pwedeng. May match. Okay? May chance ka. Tama? Eh baka hindi kayo niwala sa akin. Gusto mo pa rin talaga ipilit si Pingris. Okay? Nag-apologize oo, na nga Pingris kami. Pingris ako. Tama, ayaw nyo ilabas si Pingris eh. Ayaw nyo ilabas eh. Labas si Ping. Labas si Ping. Siya yung gusto kong kalabanin. Ba't binigay nyo sa akin yung bangko? Pinalaban nyo sa akin bangko? Minamaliit nyo ako? Bangko? Hindi pa agile? Ano to? Ang tanong, kung papayag akong kalabanin siya, sino ba to? Sabi mo, bangko. Hindi nagagamit. Ano ba yan? Hindi agile. Ano to, pilay? Handicap? Hindi pa pwede yan. Yung pag-uumpug-umpugin kasi, expression ko kasi yon kapag may mga taong sumasawsaw. Diba? O, pinagtulungan nyo ako sa video nyo. Ako lang mag-isa. Humanap ka ng backup. Di ba? Hinamon ka ni Ping. Nagalit ka. Hindi ko alam. Pero hindi ako galit. What reason? Bakit nagalit ka kay Ping? Expression ko lang yun. Galit na galit ka sa amin? O bakit pag-uumpug-umpugin mo kami? Si Matos nga, di ba? Expression ko lang eh. Naganun ko lang eh. Aapiran ko sana yon si Matos. Ang pinangsalo niya, yung ulo niya. Hindi naman ako galit kay Matos eh. Akala nyo ba galit ako sa kanya? Hindi ako galit sa kanya. Aapiran ko siyang ganun kasi paalis na ako. Ang pinangsalo niya, yung ulo niya. Hindi ako galit. So, I don't know eh. Hindi namin alam ano, yung kung bakit ka galit. Pero, expression ko lang yun. Ganun kahit magalit ka sa amin, wala kaming grudge whatsoever. Hindi kami galit sa'yo. Hindi ko alam kung publicity lang ba yan or sa YouTube lang or... Hindi ko alam. Nababasa ko yung mga comment eh. Yun yung mga nababasa kong comment. Ayaw ko rin naman na binabash ka.
Jerwin Gacko po ang lalaban sa'yo. Pag 2-on-2, role player din. Hindi JJ Helterbrand. Kasi yung kapatid mo, JJ Helterbrand. Ilabas nyo si ano, ilabas nyo si Mark Pingris. Gusto ko 1-on-1. Ba 2-on-2 para may backup? And sinasabi ko sa inyo, natatakot kayo sa galawang ko eh. Calvin Abueva, gusto mo 100,000 pa. Maliit po yun. Hindi po namin papansin yung 100,000. Likom po kami, nakausap ko na lahat. Kaya po namin mag-provide ng 10M. So, eto na. Lagyan natin ng 10M versus Jerwin Gacko. Fight yan, di ba? 35 members ng PBA Moto Club plus common friends namin. Naghati-hati kami dahil kumpiyansa kami na kaya ka ni Jerwin Gacko. Ngayon, kung kumpiyansa ka na kaya mo si Jerwin Gacko, go! 10M! Winner takes all! Ang gusto nating i-promote dito, Rico, sportsmanship, bakit ka nagyayaya ng pustahan? Eh, bawal na bawal yan. Lalo na professional kayo. Sa website ng GAB, the Boxing and Other Contact Sports Division of the Games and Amusement Board, GAB, and to combat and prevent the existence and proliferation of illegal bookie joints and other forms of organized illegal gambling. Hindi ako ganyan kababa. Yung 100K na sinasabi mo, talent fee yun ng influencer or player na maglalaro sa BOTY. Yun yung sinasabi naming business. Hindi yung maipagpustahan. At sa'yo pa nang galing, sa inyo pa nang galing. Na-disappoint ako. Kung ganyan lang ang gusto mo, bakit pa kita lalabanan? Gusto ko nga walang TF eh. Sinabi ko na yung proceeds mapupunta sa charity eh. Bakit kayo nag-ipagpustahan sa akin? Hindi ako ganyan kababa. Ang gusto ko lang patunayan, eh, hindi ako uurong sa mga challenges na hindi ako naduduwag. Pagpustahan, out ako dyan. Hindi na magandang image yan para sa mga kabataan. Na ma-encourage pa silang maipagpustahan. Hindi okay yan. Ganito lang ako magsalita. Pero yung intention ko pure. Gusto kong i-promote yung basketball. Gusto kong ipagtanggol yung basketball community. Kaya nga nung nawala na yung pustahan sa Battle of the YouTubers, doon ako bumalik eh. Kasi never na naging okay sa akin yan. Lalo na kayo. Mali yung perspective ninyo, guys. Ang gusto kong patunayan dito, yung challenge. Entertainment, ang Battle of the YouTubers. Ano nyo yan? Sa inyo pa talaga nang galing. Alam nyo naman na bawal yan sa GAB. Pagpustahan yung basketball. Nang galing pa sa inyo na magpupustahan, di okay yan. Huwag nyo asahan. Professional akong tao. Alam nyo yan eh. Dapat professional kayo eh. Alam nyo yan na bawal ang pustahan. Na illegal yan. Tapos, brinodcast nyo pa. Proud na proud pa kayo. Tingin nyo maangas kayo sa lagay na yan? Tingin nyo maangas kayo? Ako ganito lang ako. Pero na... Ito po, last na sagot na ng grupo namin regarding dito kay Rendon Labador. Brother Rendon, okay? Kami sa PBA Moto Club ay hindi at never na never magpupromote ng sugal. Alam po yan ng taong bayan dahil matagal na po nila kaming kilala. Ikaw lang hindi nakakilala sa amin. Nag-iisa ka lang sa mundo. Ang 10M ay nabuo ng members namin at mga kaibigan. Personal na kaibigan namin. From common friends to the others. Okay? Nabuo yung 10M na yan para maging prize na dapat na one-on-one game. Okay? Explain ko po. Kaya kami nagbuo dahil gusto namin matuloy ang laban dahil gusto ng kampo mo. Ang kampo mo po, inuulit ko po, kampo mo po ang may gusto ng may value, business, at sinabi nyo na no money, no honey. So, dahil sa sinabi nyo na words na yon, hindi ko alam kung manager mo ba yon or kaibigan mo,
Hindi po namin alam. Dahil hindi, first, sabi ko nga po sa inyo, hindi po namin kayo kilala. Okay? Nabuo po yung prize money dahil hiningian nyo kami ng value, business, no money, no honey. Kung wala, wag na lang. So, dahil kami, to be honest, gusto namin ito matuloy. So, nabuo yung 10M. Hindi, never po kaming magpo-promote ng sugal. Dahil masama po yan. Inuulit ko po, ang PBA Motoclub, hindi namin gusto yung sugal. Gusto namin i-promote ay good vibes. At gusto namin kami maging role model. So, tama naman, di ba? Gusto natin pare-parehas tayo maging role model. Hindi natin sasabihin ng duwag yung kapwa natin or anything else na bad vibes. Kahit pag-uupog-upogin, masama din yung words na yan. So, wag po natin gamitin yan. Yan po ay payo lang. Kung susundin nyo po, you'll be amazing pag sinunod mo yan, for sure. Sure kami na maging amazing ka pag sinunod mo yan. Relax ka lang. Chill lang. Okay? Ang priority ng PBA Motoclub ay maging isang halimbawa sa lipunan. Okay? Inuulit ko, maging isang halimbawa sa ating lipunan. Ang YouTube channel namin is for good vibes. Only. Okay? Last message na namin ito sa'yo dahil hindi ka naman pala lalaban. Peace sa'yo, Rendon. Peace be with you. Stay amazing ka. Sana wag mo sabihin na maliliit ang mobs. Para kasing parang may sinabi ka na yung hinahamon namin sa grupo namin or ni Pingris or kami na maliliit. Yan, ganyan, sinabi mo ganon. I think ang huli namin kasing hinahamon ay si mobs. Okay? Sinabi mo na maliliit ang mobs, pero I'm sure, Brother Rendon, magagaling at marurunong mag-basketball yan. Pinag-aaralan pa namin yan kung paano talunin. Ibig sabihin, pinapanood namin yung video nila sa YouTube. Dahil gusto namin malaman kung ano yung makakalaban namin. Okay? Yan ang totoong kalaban. Mga ka-amazing. Explain ko lang sa inyo ah. Ang Mavs Phenomenal Basketball na mga players, in-scout namin. Okay? Sa mga nanonood, pag tumira ng basketball, ang Mavs, ang ganda ng follow-through nila. Straight. Straight yung muscle. Ibig sabihin yung muscle nila, ginagamit nila properly sa basketball. Gets? And then, hindi sila pag tumira, hindi nila ma-straight. Oh, no! Kasi yung muscle nila, hindi built for basketball. So, yung skill nila, skill set, ganda. Follow through, straight. And then, yung legs nila, properly firm sa katawan nila. Ibig sabihin, complete sila na basketball player in terms of movement. Properly nagagamit nila lahat ng muscles nila. Diba? Kasi yung iba, pag tumira, ganun, no? Kata mo to? Ingat. Hindi talaga nila may straight eh. So, meron kasi mga muscle na pang basketball. Meron hindi. Sa basketball, kung paano namin matutumbasan ang bilis at skill set ng mobs. Dahil nagtitraining pa yan ng basketball eh. Alam namin na may capability ang Mobs Phenomenal Basketball. Sure kami dyan. Dahil ang mobs, sila ay ang tunay na basketball player. Hindi nagpapanggap lang. Gets mo? Okay, so peace be with you, brother. Stay amazing ka lang. If makita tayo sa road, hi, mag-hi ka sa amin dahil no grudge whatsoever. Okay? Pare-pares tayong citizen ng Philippines. Eh, kung mahal mo yung Gilas, mahal din namin yung Gilas. If may concern ka kay Gilas, go, express yourself. Basta stay amazing ka lang. Okay? So, God bless sa'yo. And hopefully, relax ka na sa next answer mo dahil hindi na magandang ehemplo eh. Pangit na eh. Pangit na yung datingan eh. So, God bless. Bye-bye. Kung
gusto ninyo ng mga ganitong usapin ay huwag nyo kakalimutang i-click ang subscribe button, i-like, i-share at i-hit ang notification bell upang laging updated ka sa mga ilalabas naming mga video at i-comment nyo lang ang mga inyong mga opinion sa ibaba. Salamat mga kamarites!